Dakilang Diyos, samang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po, O God, kami po ay narito ngayon sa lugar na ito, Panginoon. Sama-sama po, Lord, nagpupuri at nagpapasalamat, O God, sapagkat niloob niyo po, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, ay kami po ay magkatipon-tipon sa iisang dahilan, O God, upang patuloy po namin kayong parangalan, patuloy po namin kayong sambahin, pasalamatan, O God. Dikit sa lahat, patuloy po namin, Lord, mapakinggan at mapag-aralan ang inyong buhay at makapangyarihan salita. Pangunahan niyo po kami sa gabing ito, O God. Pagpalain niyo po at i-bless ang aming po mga buhay. Magdulot ito ng kalakasan, kaaliw at kagalakan sa aming mga puso at isipan, O God. Salamat po, Lord. We back to you. All honor, all glory, all praises. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen and Amen. Praise God. Okay, muli po ay salamat sa Diyos sapagkat niloob ng Diyos muli. Tayo po ay nagkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito at isang malaking kagalakan muli po. Tayo po ay nagkatipon-tipon, nagkasama-sama dito po sa Dihuan Residence. Kasama po ang mga relatives at mga mahal sa buhay nila at nila Ati Bioli at nila Kuya Arman. Okay, sige po. Tayo po ay magsisimula na po sa Bible study. Alam niyo po, marami pong tao na nagsasabi, in different religions, mahal nila ang Diyos. Mahal na mahal nila ang Diyos. Alam niyo po, ang pagmamahal po sa Diyos ay hindi po sapat na ito po ay sinasabi lamang ng tao. Ito po ay mapapatunayan natin sa pamamagitan po ng ating mga ginagawa para sa Diyos. At sa gabi pong ito ay ito po yung ating ngayon tatalakayin sa Biblia po, sa Luke chapter 7, verse 36 up to verse 50, ay meron pong isang pangyayari. Meron pong isang true to life story na natala sa Biblia na meron pong isang babaeng makasalanan, namumuhay sa kasalanan. Ibinebenta ang kanyang katawan at siya po ay ginagamit niya ang kanyang katawan para po kumita po siya ng salapi. Mahabang panahon ng babaeng ito ay namuhay sa maruming pamumuhay, sa maruming paghahanap buhay, kinalakal po niya ang kanyang katawan. Pero dumating po sa point ng buhay ng babaeng itong makasalanan na maaaring siya po ay napapagod na, siya po ay napapagal na, siya po ay nagsasawa na sa kanya pong buhay sa kanyang ginagawa na kasalanan. Kaya po, maaaring nabalitaan po niya ang patungkol sa ating Panginoong Jesus. At nabalitaan po niya kung paano ang ating Panginoong Hesukristo ay gumagawa ng himala, nagpapatawad, nagpapagaling. Kaya maaaring ito pong babaeng ito ay nung mabalitaan niya na ang ating Panginoong Hesukristo ay nandoon malapit sa kanyang tahanan sa isang pariseyo na in-invite po ang ating Panginoon para po kumain doon po sa kanyang tahanan, maaaring ito po ay nalaman ng babaeng makasalanan. Kaya po, hindi po nagdalawang isip ang babaeng ito, kagad po ay pinuntahan niya ang ating Panginoon doon po sa lugar na kung saan nandoon ang ating Panginoon sa tahanan ng isang pariseyo. Okay, puntahan po natin ito pong Luke chapter 7, beginning verse 36 up to verse 50. At ang topic po natin ngayong gabi ay mayroon pong pamagat na How Deep is Your Love? Gaano ba kalalim ang iyong pag-ibig sa ating Panginoon Diyos? Sukatin po natin ang ating mga pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. At dito po makikita po natin kung gaano katindi ang ipinadamang pag-ibig ng isang babaeng makasalanan. Kung paanong siya po ay nagsisi, kung paanong siya po ay nagpakumbaba, kung paanong ibinigay po niya ang best effort para po sa ating Panginoon. Ito po yung atin ngayon pag-aaralan na tatalakay. Handa na po ba kayo makinig mga kapatid? Okay, yung umpisahan po natin, dito po matatagpuan po sa Luke chapter 7, verse 36 up to verse 50. Minsan si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pariseyo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Makikita po natin ang Panginoon, kapag inanyayahan po siya,
Makikita po natin kahit sino pang taong ito pinagbibigyan niya. Itong pariseyong ito ay walang tamang pananampalataya, walang tamang relasyon sa Diyos, although may relihiyon, tagapagturo, pero nakita niyo po nung imbitahan ng ating Panong Hesus, kagad pinagbigyan ng ating Panginoon. Kaya ito po yung isang makikita po natin na magandang katangian ng ating Panginoon pa rin. Na talagang kapag merong pong nag-anyaya sa Kanya, kahit ano pa yung motibo ng nag-anyayang ito, kahit hectic po yung kanyang schedule, ito po'y kanyang pagbibigyan at paglalaanan po ng oras. Kaya dito po, nung inyayahan po ang ating Panginoon para po siya po ay makasalo ng isang pariseyo, ito po'y kanyang pinagbigyan. At sabi po sa verse 37, nang mabalitaang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang pariseyo, isang babaeng itinuturing na makasalanan, sa bayang iyon ang nagpunta roon at may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na isang babaeng makasalanan binanggit po ng Bilbia. Siya po yung makasalanan at yung kanya pong, kung atin pong yung pag-aaralan, siya po ay nagbebenta po ng panandaliang aliw. Ginagamit po niya yung kanyang katawan. At kaya nga po siya merong pabango na nakalagay po sa alabaster jar, yung pong pabangong iyon ay napakamahal. Ito po ay very expensive perfume during that time. Bibihira po nakakabili ng pabangong iyon sapagkat yung pabangong pong iyon ay sa konting lagay lang po sa katawan ay talagang humahalimuyak, napakabango. Maaaring ito pong pabangong ito ay pinag-ipunan ng matagal na panahon ng babae na ito na makasalanan. At talagang dahil ito po ay magiging talagang tools niya para po lalo po siyang maraming mga kalalakihan ang talagang mainggan niya po sa kanya sapagkat ang pabango po talaga ay malaki po ang ibinibigay na atraksyon po nito sa bawat isang tao. Sa ating panahon ay napaka mamahal po ng pabango, lalo po yung mga pabango na galing ng France, Paris. Yan po yung mga napaka mamahal na pabango na kapag hindi ka sanay bumili ng pabangong iyan ay malulula ka po sa presyo. Lalo po yung mga pabango talaga na mga oil-based, talagang kapag konting lagay mo lang sa katawan mo isang linggo na ay nandun pa sa balat mo, sa damit mo, hindi po nababago at hindi nawawala po yung amoy ng pabangong sapagkat napakamamahal po ng pabangong iyan. At iyan po yung pabango ng babaeng makasalanan. Nung malaman niya na ang ating Panginoon Hesukristo ay nandoon sa bahay ng pariseyo, siya po ay pumunta at kinuha niya kung ano yung pinakamahalaga at pinakamahal niyang pag-aari during that time. At nung dala niya po yung pabangong iyon, sabi po doon ay sa verse 38, umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus. Unang-una po na ginawa ng babae, siya po ay lumapit sa paanan ng ating Panginoon Hesukristo. Maaring siya po kagad ay dumukdok, yumuko sa paanan ng ating Panginoon at sabay iyak. Ito po ay manifestasyon na siya po ay nagre-repent, siya po ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Yung ginawa po ng babaeng makasalanan. At pagkatapos po, sabi po doon, ay hinugasan ng kanyang luha ang paa nito. Sa pamagitan po ng paa ng ating Panginoon Hesukristo ay puno po ng mga alikabok sapagkat during that time, hindi pa po asfalto o mga daan, mabuhangin, disyerto, nagpapawis ang paa ng ating Panginoon, kumakapit po yung mga pinong-pinong mga buhangin, kaya po maaari ang paa ng ating Panginoon ay marumi. Kaya nung siya po'y umiiyak sa paa ng ating Panginoon, natigmak ng luha yung paa ng ating Panginoon, maaari ito po ay nagpuputik. At ang ginawa po niyang pampunas, sabi po doon, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang paanan ng ating Panginoon matapos siyang matigmak ng luha yung paa ng ating Panginoon. And then, sabi po doon, hinalikan ito at binuhusan ng pabango. Ito po yung napakatinding ginawa ng babaeng makasalanan. During that time, in the book of Luke chapter 7, verse 38, umiyak,
manifestasyon ng pagpapakumbaba, pagsisisi, and then pagkatapos po nun, nakita niya na ang paan ng ating Panginoon matapos siyang iyakan, nabasaan ng kanyang luha, nagputik, yung kanya pong buhok na napakaganda na iniingatan ay ginawa lang po niyang basahan doon sa paanan ng ating Panginoon. At matapos po niyang punasan, ito po'y kanyang hinalikan. Manifestasyon po ng kanyang matinding paggalang, pagrespeto at pagpapahalaga sa ating Panginoon at pagmamahal. Sapagkat ibinuhos niya ang kanyang pabangong matagal niyang pinag-ipunan na napakamahal, ibinuhos lang niya para panghugas, pambanlaw sa nagpuputik na paan ng ating Panginoon. Ganito po ipinadama ng babaeng makasalanan yung kanyang pagpapahalaga, pagpapakumbaba, pagrespeto, pagmamahal, pag-ibig sa ating Panginoon. Walang lumabas na salita na sinabi niyang, Panginoong Jesus, minamahal kita. Wala po. Wala siyang sinabing minamahal niya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang labi o dila. Ipinakita niya po ang kanyang matinding pagpapakumbaba, pagsisisi, paggalang, pagrespeto sa kanya pong ginawa, sa kanya pong effort, sa kanya pong ibinigay na pagpapahalaga sa ating Panginoon. At yun po ay sobra-sobra at sapat-sapat para madama ng ating Panginoon kung gaano niya kamahal ang ating Panginoon. And then sa verse 39, nang ito'y makita ng mga Pariseo, nag-anyaya kay Jesus na sabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Makikita po natin sa tagpong ito na yung Pariseo, yung leader ng relihiyon, leader ng isang sekta, nagtuturo sa salita ng Diyos na nag-invite sa ating Panginoon para makasalo niyang kumain, nung makita niya ang ating Panginoon na merong babaeng makasalanan na nandoon umiiyak sa kanyang paanan, kilala niya kung sino yung babaeng ito sapagkat ito ay kanyang malapit lang doon sa kanyang tirahan. Kaya ang sabi nung Pariseong ito, kung talagang propeta ang taong ito, sa kanyang isip, wala pong lumalabas sa kanyang bibig, sa kanyang isip, sinasabi ng kanyang isip, kung talagang propeta ang taong ito, dapat makilala niya kung anong uring babae yung babaeng humahalik sa kanyang paa. Alam niyo po ba kung ano nangyari? Wala siyang sinasabi, walang lumalabas na sound o letra sa kanyang bibig, sa isip po sa nagsasalita, sabi po sa verse 40, bilang tugon sa iniisip ni Simon. Sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, guro, sagot niya. Mapapansin po natin, itong si Simon Pariseo ay nagsasalita sa kanyang isip na sinasabi niyang, kung talagang propeta ang taong ito na walang iba kundi si Jesus sa kanyang tinutukoy sa kanyang isip, dapat malaman niya kung anong klaseng babae ang humahalik sa kanyang paa. At doon po ay kinausap siya ng ating Panginoon bilang tugon doon sa kanyang iniisip. Ano po ang sabi ng Panginoon? Kaya't nagpatuloy si Jesus, may dalawang taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Verse 42, nang hindi makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad na sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Verse 44, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay na hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng kanyang sariling buhok. Mapapansin po natin,
ang ating Panginoon ay nirebuke po si Simon sa kanyang iniisip. Ganyan po ka-powerful, kamakapangyarihan ang ating Panginoong Jesus. Alam niya lahat ang iniisip ng bawat isang tao sa kanyang harapan. Kahit hindi po tayo nagsasalita, alam ng Panginoon ang laman ng ating isip. Hindi po tayo makapagtatago sa harapan ng ating Panginoon. Gaya po ng nangyari kay Simong Pariseo. Hinuhusgahan niya, hinahatulan niya yung babaeng makasalanan at hinuhusgahan niya ang ating Panginoon na ang sabi sa kanyang isip kung talagang propeta ang taong ito. Dapat alam niya kung anong klaseng babae ang lumuluha at humahalik sa kanyang paa. Kaya right on the spot, siya po ay nirebuke ng ating Panginoon. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig para hugasan ang aking paa. Kasi po, sa kultura po ng mga Hudyo during that time, pagpapasok ka sa bahay, meron silang tubig na ibibigay sa iyo bago pumasok ng bahay para hugasan mo yung iyong paa. Bilang respeto yun, paggalang. Pero ang ating Panginoon, hindi po binigyan respeto ni Simong Pariseo. Pero ito pong babaeng makasalanan, tinigmak niya ng luha ang paanan ng ating Panginoon at nang makita niya na ito po ay nagpuputik na dahil may alikabok, ginamit niyang basahan yung kanyang iniingatang buhok. Kaya makikita po natin kung paanong pinahalagahan, kung paanong nirespeto, kung paanong binigyan ng mataas sa pagpipitagan ng babae ang ating Panginoon. Hindi mo ako binigyan ng tubig pero binasa niya ng luha ang aking paa at ginawa niyang pinunasan niya ng kanyang buhok ang aking paa. Verse 45, hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Makikita po natin kung paano ipinadama ang respeto at paggalang, pagpapahalaga at pagmamahal ng babaeng makasalanan. Nung pumasok ang ating Panginoon sa bahay ni Simon Pariseo, ni hindi man lang siya hinalikan, hindi man lang siya niyakap, sapagkat ito'y isang pagbibigay galang, yung paghalik at pagyakap. Pero itong babaeng ito, walang tigil sa paghalik, sa pagiyak sa paanan ng ating Panginoon. At iyon ang sinabi ng ating Panginoon. And then verse 46, hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo. Subalit binubuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya makikita po natin kung paanong nirebuke ng ating Panginoon itong si Simon Pariseo. Mula sa kanyang iniisip na negatibo sa babaeng makasalanan, ganun din sa ating Panginoon. Kaya, kumbaga, damang-dama ng ating Panginoon ang binigay na pagpapahalaga, paggalang, respeto at effort, pagmamahal, bunga ng pagmamahal ng isang babaeng makasalanan para sa ating Panginoon. Verse 47, kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit, ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. Dito po tuwiran sinabi ng ating Panginoon. Doon kay Simong Pariseo na sinasabi ko sa iyo, napakalaki ang pagmamahal na ipinadama niya sa akin sapagkat yung kanyang napakalaking kasalanan ay pinatawad na. Kaya naman yung kanyang ginawang pagmamahal sa akin ay hindi halos masukat, maarok. Pero dahil ang isang tao ay maliit lang, konti lang ang kanyang kasalanan, kaya konti lang din ang kanyang ginagawang pagmamahal para sa Diyos. Kaya mga kapatid, dito po'y nakita po natin kung gaano kalaki, kung gaano katindi ang pagmamahal at pag-ibig ng babaeng makasalanan sa ating Panginoon at mismong iyan ay kinumpirm ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa verse 48, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga
kasalanan. Right on the spot, ikinunfes ng Panginoong Jesus doon sa babaeng mapakasama, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Sapagkat doon sa kanyang ginawang effort, sa kanyang ginawang pagmamahal, pagrespeto, pagpakumbaba, pagkukonfes, pagre-repent, at kung ano ang meron siyang napakahalaga, hindi sa nang hinayang na ito ay kanyang i-offer sa ating Panginoon. Yun niya yung napakamahal na pabangon niya, na matagal niyang pinag-ipunan, maaari talagang iyon ay talagang pinaglaanan niya ng panahon at oras, sa mahabang panahon pinag-ipunan niya, mabili lang niya yon. Pero nung dumating ang panahon na siya po'y nagpakumbaba at nagsisi, at talagang nakadaupang palad niya ang ating Panginoon, ginawa lang po niya yung tubig na parang walang halaga at ipinanghugas sa paanan ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa verse 49, at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Yung mga tao pong nandoon na mga bisita ni Simon Pariseo ay nagtanong din po, sino ba itong taong ito na nangangahas magpatawad ng kasalanan? Sapagkat ito po mga taong ito ay wala pang tunay na pagkakilala, relasyon sa ating Panginoon. Kaya kinukontra nila yung sinabi ng Panginoon na ngayon din ay pinapatawad ang iyong napakalaking kasalanan na sinasabi niya sa babaeng makasalanan. Na hindi nila alam na ang ating Panginoon na nagkatawan tao na bugtong na anak ng Diyos ay merong authority na magpatawad, magbigay ng buhay na walang hanggan. Meron silang relihiyon, pero wala silang tamang pagkaunawa kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa ating kapanahunan po, mga mahal kong kapatid, napakaraming tao, iba't iba ang relihiyon, napakaraming relihiyon, especially po sa ating bansa, pero wala pong tunay na pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon. But praise God, dahil ito po mga mensaheng ito, lahat ng ating itinuturo ay naia-upload natin sa YouTube channel natin. Ito ngayon ay napapanood nationwide sa ating bansa, hanggang sa lahat ng panig ng daigdig. Kaya ito yung kagandahan sa ating kapanahunan, nagagamit natin yung technology, yung advanced technology na ituturo ko lang po minsan, pero habang panahon na ito po'y mapapanood sa ating pong YouTube channel in different nation, para patuloy na magbukas ng isipan, magbigay ng tamang pananampalataya at relasyon, magbigay ng tamang pagkaunawa kung sino ba talaga ang dapat nating sampalatayanan, pagtiwalaan, at mahalin sa ating buhay. Walang iba kundi ang binigyan ng panahon at oras ng babaeng makasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Last verse, ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka na ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Ang babae po ay hindi siya iniligtas, hindi siya pinatawad ng kanyang ginawa lamang. Sapagkat yung kanyang ginawa ay bunga ng kanyang pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Jesus. Eh mga kapatid, ang tunay po makapagliligtas sa atin sa naglalagablab na asupre ay yung ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon na bunga ng lahat ng ating ginagawa sa bawat araw. Sabihin man natin ang ating Panginoon ay si Jesus, pero kung wala tayong ginagawa na makapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon, it is useless. Pananampalataya na may kasamang gawa, ito ang tunay na makapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Kaya lahat ng ating ginagawa ay complement ng sinasabi nating tayo nananampalataya at iniibig natin ang Panginoon. Praise God! Kaya mga kapatid, anuman ang ating ginagawa, gaya po ng babaeng makasalanan, lakipan po natin ito ng may papagpapakumbabang puso at isipan. Anuman ang meron tayo, mga kapatid,
Huwag nating iisipin na ang mga bagay na ating naipundar, na-achieve sa buhay ay bunga ng ating sariling pagpupunyagi at lakas. No. Lahat ng meron tayo, mga kapatid, lahat ng tayo ngayon ay anuman ang ating narating, isipin natin, karapat-dapat lahat ito ay dapat ang Diyos ang maparangalan sa ating buhay. Ito ang tunay na kinalulugdan ng ating Panginoon. Na anuman ang ating marating sa buhay, anuman ang ating ma-achieve sa buhay, anuman ang tagumpay na ating maranasan, lahat ito ay kailangan ibinabalik natin para ang Panginoon ang maparangalan sa ating mga buhay. Sama-sama po tayong tumayo. Praise God. Kaya yung topic po natin ngayon, mga kapatid, how deep is your love? Gaano nga ba kalalim ang iyong pagmamahal at pag-ibig sa Panginoon? Iyan ay masusukat sa lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon, gaya ng ginawa ng babaeng makasalanan. At makikita natin yung babaeng makasalanan ito, siya nagkaroon ng matinding pananampalataya sa ating Panginoon. At ang kanyang pananampalataya ay nagbunga ng matindi niyang effort, pagpapakumbaba, matindi niyang paggalang, pagpapahalaga, pagrespeto, pag-ibig sa ating Panginoon. Ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon ay magagawa ang mga bagay na hindi nagagawa ng sino paman. Kaya tayo makapagbibigay ng matinding effort, matinding sacrifices, sapagkat yun ay bunga ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakapalad natin sapagkat meron po tayong nakilala na tunay na Panginoon, walang iba kundi si Jesus, nakarapat dapat pag-alaya natin ng ating buhay, lakas, resources, o anumang bagay na meron tayo, karapat dapat lang na lahat na ito ay ating i-dedicate para sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po muli sa gabing ito sa pamamagitan po, Lord, ng inyong mga salita, sa pamamagitan po, Lord, ng mga true to life story na natala sa Biblia, kung bakit po ito'y inalaw niyo po na matala at masulat mula noon until now hanggang sa mga darating pang panahon, sapagkat meron kayong purpose, O God, upang patuloy po, Lord, ipakita niyo po sa amin ang tunay na halimbawa ng mga taong tunay na nagmahal, umibig, nanampalataya ng buong pagpapakumbaba, buong puso sa inyong harapan, at ito'y inyong kinalugdan, Panginoon. Salamat po, Lord, at loobin niyo po, Amang Banal, patuloy po ang bawat isa po sa amin, O God, Lord, ay maranasan po namin, Panginoon, O God, na patuloy na kayo ay amin pong ibigin, amin pong mahalin, amin pong pahalagahan, amin po, Panginoon, patuloy, Lord, na alayan ng anumang bagay na meron kami, mga bagay na mahalaga, mga bagay na pinapahalagahan po namin, pero ituturing po namin walang kabuluhan dahil para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at patuloy po, Lord, sa gabing ito, O God, Lord. Hiling ko po't dalangin, Amang Banal, ito pong aking mga kapatid, Lord, sa lugar ito ng Panginoon, Lord, ng Pinaod. Lord, hiling ko po't dalangin na patuloy na iparanas niyo po, Lord, sa kanila ang inyong biyaya, ang inyong kagandahang loob. Sa bawat isang kapatid na babae at lalaki na ngayon po ay narito, nagbigay ng oras, nagbigay ng panahon, O God. Tunay nga po, Lord, nagpupuri po kami, nagpapasalamat po kami sapagkat, Lord, yung pong inialay po namin panahon at oras ngayon, ito po'y hindi mawawala ng kabuluhan. Sapagkat ito pong ginawa namin, O God, Lord, ngayon, na para po sa inyo, para pakinig, para mag-aral ng inyong salita, ay nagdudulot sa amin, Lord, ng pagpapalang espiritual. Nagdudulot sa amin, O God, ng patuloy na kalakasan, kaaliwan, O God. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Father God. Hallelujah. At sa oras na ito, Father God, ako'y nagsasaysay, ako'y nagdideklara, Amang Banal, patuloy niyo po pano ibuhos ang pagpapala, pag-iingat sa bawat isang kapatid sa oras na ito. Muli po, Lord, sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papurit pa salamat sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. In the name of Jesus Christ, everybody says, Amen and Amen. God richly bless you, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon.